Bakit nga ba nasisira ang oxygen sensor pag lumulusong sa baha? Hello mga paps! I'm Kuya Shane. And ngayon pag-uusapan natin is oxygen sensor. And sa ngayon, ito yung common na nasisira, no? Pag yung ating kotse ay nalusong sa baha or binaha. Pero bakit nga ba siya nasisira, no? Pag nilulusong sa baha? Well, may nabasa ako before na sa mga comments sa social media na pinapasok daw ng tubig or nababasa daw. Pero ito ah, to be true, no, itong oxygen sensor, sobrang hirap itong tanggalin. Okay, it required a special tools and breaker bar para matanggal. Kaya kung hindi naman malulubog sa baha, hindi naman talaga ito mababasa, no. Pero bakit nga ba nasisira to? Okay, pag lumulusong sa baha ang isang kotse. Well, actually, kaya ito nasisira ay dahil, kumbaga, nagugulat siya. Okay, siyempre, paano nagugulat? Okay, ganito yan. Okay, sabihin na natin, ang oxygen sensor kasi is nakalagay sa pinakamainit na part ng inyong kotse. Nandun siya sa tambutso, no? And, dahil sa sobrang init niya, kumbaga, parang nagbabaga yan, eh. Okay? Then, all of a sudden, pag nilusong yan sa baha, bigla siyang lalamig. Okay, kasi yung tubig malamig, eh, di ba? So, lalamig siya bigla. So, ang tendency nun, magkakaroon ng reaction yung oxygen sensor, kaya siya masisira. Okay? So, yun yung reason kung bakit nasisira ang oxygen sensor. Except, okay, pag tinanggal ninyo, nakita ninyo na meron siyang mga dumi. Or, meron siyang substance ng oil. Okay, yun. Isang possible sira na yun, ano? Kung sakali man na may substance siya ng oil, well, posibleng barado lang. So, pwede nyo siyang ilinisin. Kung may mga bara, pwede nyo siyang linisin. Pero kung pag tinanggal ninyo, eh, wala naman talaga siyang any contaminant. Kumbaga, yung mismong oxygen sensor lang, well, there's a possibility na sira na talaga yung oxygen sensor niyo. Well, pwede rin naman magka-problema dito, mag-short circuit dito sa connector niya. Pero, most of the time, ang mga connector kasi ng ganito is, sabihin na natin waterproof naman. Kaya, medyo maliit yung case, ano. Most of the time, ang nagiging issue is, dahil nandun nga siya sa pinakamainit na part ng inyong kotse o ng inyong engine, once na nilusong nyo sa baha ang isang sasakyan, so constant na bigla na lang lalamig yung tambutso. So, doon na siya magre-react at masisira. Okay, mga paps? So, yun, no? I hope nakatulong ako doon sa may mga problema sa oxygen sensor na sabi ng iba. Well, pag ano yan, pag natuyo, okay na yan ulit. Well, may mga case na ganun, ano? May mga case na ganun. Pag natuyo, mag-okay. Pero pag sabihin natin after 2 days o after sabihin natin 6 hours o sabihin natin 5 hours ninyong takbo, eh, ganun pa rin, nag-check engine pa rin, there's a possibility na sira na talaga yung on yung inyong oxygen sensor. Unfortunately, hindi siya repairable, else replaceable siya. So yun, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like naman. And don't forget to subscribe to my YouTube channel para naman ma-notify kayo sa mga susunod na video. Salamat sa panonood, keep safe, don't forget to like this video.